Dalawang bagyo ang binabantayan ngayon ng PAGASA, super typhoon ang isa sa mga ito, bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pumasok naman sa PAR kaninang hapon ang isa pang bagyo na pinangalan ng Gardo. Wala pa mang direktang epekto sa bansa ang dalawang bagyo na karanas na ng masamang panahon ang ilang probinsya sa Luzon. Yan at iba pang ulat panahon, hatid ni Nico Wahe. May namataang funnel cloud sa Mangaldan, Pangasinan. Tumagal ito ng mahigit isang oras bago tuluyang nalusaw. Hindi ito nagdulot ng pinsala. Sa Tagupan City, mahigit isang linggo ng baha sa bahagi ng Calleon Street sa Barangay Pogo Chico dahil sa high tide at mga pag-ulan. Hindi ako makalabas, hindi ako makapasada. Pag-uwan, kumalalim. Umapaw din ang mga creek sa mga drainage canal. Nagka-rockslide sa Bontoc sa Bangan Road sa Mountain Province nitong weekend kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa inisyal na ulat, isang van ang tinamaan ng bumagsak na bato. Wala namang nasugatan sa sakay nito. Sa Lemery, Batangas, nagmistulan ng ilog ang diversion road. Ayon sa PAGASA, thunderstorm ang nagpaulan sa Batangas, Mountain Province at Pangasinan kahapon. Samantala, dalawang bagyong binabantayan ngayon ng PAGASA. Yan ang bagyong Gardo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,185 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi ito inaasahang tatama sa lupa base sa forecast track ng PAGASA. Posible namang pumasok ng parang super typhoon na may international name na Hinamnor. Huli itong nakita, 1,485 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa forecast track ng PAGASA, inaasahang papasok ito ng parbukas at pangangalan ng Bagyong Henry. Hindi nito tutumbukin ang ating bansa at mababa rin ang chance ng maglandfall. Base naman sa wind forecast map ng Metro Weather, maaaring sumama ang Bagyong Gardo sa sirkulasyon ng Bagyong Hinamnor. Halos hindi yan gagalaw habang nasa par at hahatakin ito ang hanging habagat na magpapaulan sa Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansang super typhoon Hinamnor. Pero dahil sa trough ng Bagyong Gardo at localized thunderstorms, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa. Nico Wahe, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.